Deliver Wall, ay Pastor Gamaka, Apostolic Deliverance of Christ International, Issues of Sonia, the program like is here, subscribe, and post notification bell to update every day the new videos. Thank you so much. God bless us all. Magandang araw po sa lahat sa ating mga viewers, listeners, dito po sa ating YouTube channel, sa Facebook. Maraming kapayapaan at kapag biyayin ng Diyos ay sa ating lahat sa pamamagitan ng ating Panginoon sa Kristo. Ito po yung lingkod ni Christ Jesus, Pastor Tumaka Apostolic, Deliverance of Christ International. Kapatid sa oras nito, ating pasalamatan sa lahat ng Panginoon sa kanyang kaputihan at kapinabayaan ng Diyos mga araw. Patuloy po tayo na ginagabayan ng Panginoon. Huwag po tayong harap at napungay, huwag po tayong maparusahan sa araw na kanya pagparito ay ang kamayapaan po at ang kaligtasan na ating inangat ay ating makaplan. Nga mga patid, aliguya, ito po ating ginagawa. Ito po sa mga araw, huwag tayo ng mga video para po na marami tayong matutunan na salita ng Diyos. Dahil po, ito po ang pinakamalaga sa lahat ng bagay. Ang salita ng Diyos na ating dapat mapakinggan at ating gawin. Paano talaga ang layunin ng Diyos para po sa ating umuwi sa libutan na ito. Ayaw po si Christes kumangaral ng kalata 12, kalata 13. Sabi ng Biblia na ito na ang huling panahon, lahat ay narinig na. Matakot ka sa Diyos at sundin mo ang kanyang mga utos dahil tinatungkulan ng lahat ng tao ito sa sanlibutan. Ngayon mga patid, dapat natin malaman kung ano talaga ang utos ng Diyos sa pagkatungkulan po natin at pagsunod ito. Now, sa bawat araw, sana po huwag kayong isawa mga kapatid sa ating paraan na pangaral po ng magandang balita. Ito po ang YouTube channel natin, Facebook ay ginagamit natin para po na maparating natin ang mensahe ng Diyos sa lahat ng dako ng daigdig. So, magitan po ng internet o sa satellite, mapatid dito sa YouTube channel, sa Facebook para po na hindi po tayo mailigaw ng sanlibutan. Now, mga patid, ang sabi mo ng Biblia, ito na ang katapusan ng panahon. Lahat ay narinig na. Matakot ka sa Diyos at sundin mo ang kanyang mga utos dahil ito'y katungkulan ng lahat ng tao dito sa ibabaw ng lupa. Napatingin po lang tulad ng mga pastor, manampalataya, mga Christian, kapari tagapagturo ng salita ng Diyos, lahat po tayo may katungkulan. Katungkulan po namin, maging pastor, kami mo nagtuturo, nagbabasa, nangaral po at pinaunawa natin ang salita ng Diyos para maparating po sa lahat po ng dako ng daigdig. At kayo naman, ang katungkulan po natin sa bawat isa, ang tayo nakinig ay gawin natin na pakinggan. Dahil po, pag hindi po natin nagagawa ang ating napakinggan, tandaan po natin mga kapatid, tinungkulan po natin ating sarili. Santiago chapter 1, investing dito, kung may nakikinig ng utos ng Diyos at hindi ginagawa, ginaya lang niya ang kanyang sarili. So mga kapatid, huwag naman dayain natin ang sarili po natin dahil hindi po nakakabuti po. Kung hindi nakabuti po na makinig lang po tayo na makinig, wala po tayong ginagawa. So, kaya para magamtan, so gawin po natin mga salita ng Diyos na ating napakinggan. Kasi yan lang po ang dapat natin gawin para magkaroon tayo ng buhay na walang hanggang. So, sinabi po sa Mateo Kabanata 7, talata 21, hindi lahat ang tumatawag sa aking Panginoon-Panginoon ay makapasok sa kaharian ng langit. Kundi yung tumutupad lang ng kalooban na aking Ama na sa langit. So yung tumutupad lang po mga kapatid, ang pagkalooban ng buhay na walang hanggang at makapasok sa kaharian ng Diyos. Kaya, wala po tayong kapatid, may dahilan. Kapatid, sa panahon po ng pag-atol, wala tayong magawang rason dahil napakinggan talaga natin ang salita ng Diyos. Dahil sinabi ng Biblia, lahat ay narinig na. So, ibig sabihin, na pakinggan natin yung mga kapatid, ano ang utos ng Diyos, so alam na po natin
ano ang utos ng Diyos, mga kapatid, iwasan, mga kapatid, mga lunyan, makiapid, at ang pagsimba ng Diyosan, maging bayot, tumuloy man, ang pagtunghayaw, nira ng kapwa, naglalasing, sakim, at ang darambong. So iwasan po natin dahil yan po ang mga bagay na kinasuklaman ng Diyos sa ating pamuhay. Iwasan talaga natin yan na tayo po ay kapatid, bumuhay po ng ayos, matuwid at maka-Diyos. Mahintay natin ang dakilang araw ng pagbabalik na ating dakilang Diyos tagapagligtas na walang iba ay ating Panginoon Yesu Kristo. So yan mga kapatid ang dapat natin gawin habang namuhay pa tayo sa limutan. Dapat na natin gawin kung ano ang ating napakinggan sapagkat ang buhay natin mga batid parang usok lamang, ito'y saglit nakikita kaagad na wala. So ganoon po ang buhay natin mga batid sa salimutan. Kaya huwag natin hayaan na itong mga panahon mga batid na ating buhay ay masayang lang po lang mga batid. Tandaan po natin hanggang sa mga araw na ito patuloy po ang biyaya ng Diyos sa atin, tinuturuan po tayo ng tama na pamuhay upang huwag tayong mahatulan ng parusa. Now, marami pong nag-asa po ng kaligtasan. May pananampalataya po tayo. Mga kapatid, ang pananampalataya, ito po ay pinatunayan ng gawa. No, hindi lang po sa ating panalita, may pananampalataya po tayo. So, ang pananampalataya, sinasamahan po ng gawa. Kaya mag-ingat po tayo, huwag tayong kumpiyansa sa ating kapanahonan sapagkat ang buhay natin parang usok lamang. Santiago chapter 4 verse 14. Ano ba akala ng buhay ninyo? Ang buhay ninyo parang singaw na ito'y nakikita at biglang nawala. So yan po ang kalagayan natin, katayuan natin sa harapan ng Diyos na parang singaw lang po ang buhay natin. Kaya huwag natin kalimutan mga kapatid, sa bawat araw ay dapat natin pahalagaan ang salita ng Diyos sapagkat ang salita ng Diyos ang ilawan ng ating mga paa at naging tanglaw na ating daan. Kung may ilaw po mga kapatid na ating dinadaanan, so hindi po tayo matipisod dahil ang Diablo naging harang lang po siya. Now, ang harang ng Diablo ito sa libutan, ito po masama na pag-ugali ng tao, ito po ang ating naging harang sa harapan ng Diyos sapagkat tanaw po natin na ating nunusyadaan si iba na sila pinagkasala ay nagtago na po sila. Sila pinagtago sa puno ng kahoy at hinanap pa rin sila ng Panginoon. Adan, iba, nasaan ba kayo? So yun mga kapatid, minsan po ating kamalian na ating po mga nagawang kasalanan, yan na po naging harang po na hindi tayo makalapit sa Panginoon. Pero ayaw ng Diyos talaga na yun na lang ang ating kalagayan na parang wala ng pag-asa. Kasi alam ng Diyos po, sa bawat araw na pumahay po natin, hindi man talaga tayo sakdal, hindi man tayo sapat, no, tapat, no? Hindi pa sapat ating pamuhay. Pero alam ng Diyos po, paano tayo maging sakdal, paano maging tapat tayo sa Panginoon. Ito lang po ang sikreto na makinig tayo ng kanyang mga aral. Sapagkat ang aral ng Diyos, ito po yung hatid sa atin, papunta po ng kaharian ng langit. Now, kaya nga, dahil tumatawag, Panginoon ay makapasok sa kaharian ng langit, kundi yung tumutupad lang ng kalooban na ating Diyos Ama nasa langit. Kaya ang pagtupad, yun po mga kapatid, ang dapat nating gawin. Now, paano tuparin natin? Wala po tayong alam. Kaya makinig tayo para malaman natin kung ano talaga ang mga utos ng Diyos na dapat natin sundin. Na walang iba, una sa lahat, magsisimula tayo sa ating makasalanan sapagkat walang matuwid, wala kahit isa. Ayon po sa Roma 3:10 na walang matuwid, wala kahit isa at walang gumawa ng matuwid kahit isa. So mga kapatid, ganoon po ang kalagayan natin. Pero sa habang ng Diyos, isinugo niya ang kanyang kaisa-isang anak upang na sumampalataya po tayo sa kanya at magkaroon tayo ng buhay na walang hanggang. Ang panampalataya talaga natin, sinasamahan po ng gawa. Hindi na po si bigla po natin panampalataya, pero ang gawa natin, yung po siya hatol natin ang gawa. Hindi po ating panampalataya, ng kapatid, na sa bibig lang po. Kasi ang panampalataya na totoo, sinasamahan po ng gawa. So yun po ang panampalataya na buhay sa paningin ng Diyos. Pero kung may panampalataya po tayo,
hindi pa natin sinusunod ang utos ng Diyos, so magparusahan po tayo mga kapatid. Delikado po ating katayuan, kaya mag-ingat po tayo sa buong araw. Sana po ang salita ng Diyos ay palagaan po natin. Kaya mag-ingat talaga tayo mga kapatid. Ayon ng Diyos talaga mapahamak po tayo, sapagkat yun po ang dahilan na isinugo niya ang kanyang kaisa-isang anak para tayong lahat po magkaroon ng buhay. Sapagkat siya dan si iba ay naligaw talaga sila ng Diablo, yun po dahil mamatay po tayo ngayon. Pero kahit na po mamatay tayo ngayon, nang naparito po ang anak ng Diyos, ating Pinokristo, ay binigyan tayo ng pag-asa tungkol ng punong pagkabuhay. Kaya sinabi sa 1 Corinthians chapter 15, in verse 21-22, na dahil sa kaugnayan ng ating kaedan, mga kapatid, dumating ang kamatayan sa isang tao at dumating muling pagkabuhay sa isang tao na walang iba sa ang ating Panginoon. So verse dito, dahil po ang lahat ng tao may kaugnayan kay Adan, lahat mamatay, tayo naman na may kaugnayan kay Kristo, lahat mabuhay. So ganun po ang pag-asa natin. So naman tayo sakdal, pero naisang Panginoon talaga, matutunan natin ang tamang aral at maging handa po tayo sa araw ng paghukom, sa ating pagharap sa hukuman. Sana po mga kapatid ay tayo pong lahat ay magkaroon po ng kaligtasan. So maraming salamat po sa lahat ng mga viewers natin, listeners, dito po sa ating YouTube channel, sa Facebook, nawang kapayapaan at habang biyaya ng Diyos ay sumasakit lahat sa magitan ng ating Kristo. At galing ko Kristo Jesus, matutumaka, apostolic, mga Diyos Christ, tradisyonal, sabi sa mga isa, peace, mercy, and peace with Jesus Christ. Amen.